Hey guys! Salamat po muli sa pagbisita niyo sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-share ko. Today's topic po, ano po ba ang adverse claim? Nais niyo po bang malaman? Please keep on watching! Ang adverse claim po ay isang aksyon na ginagawa ng tao o ang tinatawag nilang claimant, kung saan meron po siyang claim sa park or interest sa lupa or registered land laban sa nagmamay-ari nito o ang tinatawag din nilang registered owner. Ang claimant po ay nag-e-execute ng affidavit of adverse claim at pinaparehistro po niya ito sa Registry of Deeds kung saan nakarehistro yung lupa na ina-adverse niya. Nakasaad po sa affidavit na kiniklaim niya ang part o interest sa lupa na dinidescribe sa titulo at nakasaad din po kung kanino at paano niya na-acquire ang lupang ito. Isang halimbawa na lamang po kapag nakabili ka po ng lupa at ang binibigay pa lamang po sa'yo ay bigot sale. Hindi pa po na ibibigay sa'yo ang titulo. At sa katagalan, nabigo ka na po itong makuha. Ang adverse claim ay may validity of 30 days from the date of registration sa Registry of Deeds. Ngunit, paano po ang 30 days ay naglapse na po? Sa panig po ng registered owner, maaari po na mag-file na po siya ng petition sa court para ito ay ipakansila. Once na nakansila na po ito, hindi na po maaaring mag-adverse muli sa pangalawang pagkakataon ang dating nag-adverse with the same ground. Paano naman po kapag hindi pa naglalapse ang 30 days? Kasi during mediation sa mediation center, napatunayan po na si adverse claimant ay wala po talagang habol sa interes sa lupa na kiniklaim niya. Maaari po bang makansila ang adverse claim? Opo. Sa pamamagitan po ng pag-file po ni adverse claimant sa Registry of Deed ng isang sworn petition para makansila po ang adverse claim. Naway natulungan po kayo ng video kong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli!